All throughout the pandemic po, we were trying to fill in one gap after another. Ang pinakauna po nito, towards the latter part of January, sa opisina po namin, nag-iimbita kami ng mga medical experts. Kasi gusto namin maintindihan kung ano ba talaga itong pandemya, ano yung aasahan natin. Anong nag-February na po, naalala ko, nag-invite kami ng mga medical experts na magsalita sa aking radio program para sa information dissemination, para makapaghanda yung tao. Pagpasok ng March, eto na yung nagkakasakit na yung ating mga frontliners at kulang yung PPE sets. At tayo po ay nagpreposition na ng mga PPE sets sa lahat ng mga ospital, hindi lang po dito sa Metro Manila, pero buong Pilipinas. Nagkulang na po yung supply ng PPE sets, nag-decide na po tayo mag-local production ng PPE sets. Nagtap po tayo ng mga sewing communities sa maraming lugar dito sa una sa Metro Manila, tapos nag-extend tayo sa labas ng Metro Manila. Noong March 16, 17, nung nawalan na po ng nawalan na ng public transportation, nag-launch po tayo ng shuttle buses. Nung nagsha-shuttle buses na po tayo, ang reklamo naman ng mga frontliners, uuwian nila para hindi sila makahawa sa bahay nila. So naglagay po tayo ng mga dormitories. Wala na pong trabaho yung mga toda natin. Naglagay po tayo ng community marts. Nag-launch po tayo ng Bayanihan Eskwela nung wala nang paaralan. Mayroon tayong mga community learning hubs. Nag-launch po tayo ng Bayanihanap Buhay para dun sa mga nawala ng trabaho. Meron po tayong Vaccine Express. Meron tayong Swab Cab. Meron po tayong Bayanihan E-Consulta. Naglagay po tayo ng team sa Cebu sa Palawan para makatulong.